Hello guys! Welcome sa aking channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano ba tayo magkakaroon ng SSS User ID dito sa online. Kapag wala ka pa nito, please watch this. Open po natin ang ating mga Google Chrome at i-search po natin ang www.sss.gov.ph. Okay, enter po natin. I'm not a robot. Ayan. Check lang natin yan at isubmit. And then, may makikita tayo dito sa gilid na may mga button, member, employer, small business. So, since member tayo, i-click natin ang ating member. Yan, dito may lalabas na member login. Dito sa member login na to, may nakikita kayong not yet registered in my SSS. So, dito po tayo since wala pa po tayong user ID. So, click lang po natin yan. And then, meron po siyang reminder. Basahin nyo po ng mabuti yan. Bago nyo po i-check ang box na ito and mag-proceed na po tayo. After po nating i-click yung proceed, mare-redirect po ulit tayo dito sa online member user ID registration. So, dito na po kayo mag-fill up lahat ng mga details and information ninyo tungkol sa inyong SSS. Para makapag registered po kayo online at makakuha po kayo ng inyong user ID. Okay? Una ay yung SSS number. So, ilagay nyo lang po yung inyong SSS number dito. Ayan. Ilagay nyo po yung inyong SSS number dyan. And email address. Yung email address po na ilalagay nyo dyan ay kailangan active po na email address dahil sa email address po na yan, dyan po magsisend si SSS ng notification po para sa inyong user ID. And then, dito naman daw po sa preferred user ID, kailangan po 8 to 20 characters. First character must be alphabetic, no special characters, except underscore. So, wag po kayong maglalagay ng mga special characters like yung mga percentage, hashtag, yung mga ganun po. Asterisk, huwag po kayong maglalagay ng mga ganung special characters. Okay po? Ayan, pagkatapos po ay proceed na po tayo dito sa may personal information naman po. Ilagay nyo lang po dyan yung inyong last name, given name, middle name. Kung may suffix name po kayo, ilagay nyo po yung inyong personal information. So, fill upan nyo na po iyan. Date of birth, huwag nyo pong kakalimutan ang inyong birthday. Yan. Yung birthday nyo po, huwag nyo pong kakalimutan. Okay. After po nyan, dito na po tayo sa Philippine address or mailing address. Dito po, ilalagay nyo lang po yung kapag ka meron po kayong unit number and building name or room, floor, house, lot and block number. So, ilalagay nyo lang po yan kung meron po kayo nun. Street, yung pangalan po ng street nyo. Subdivision, kung nakatira po kayo sa subdivision. So, lagyan nyo po yan. Provided po yan kung meron po. I-provide nyo po. And then, dito naman po, meron po tayong nakikita na nakaklik na yung Metro Manila, kung taga Metro Manila po kayo. Or, kapag ka taga probinsya naman po kayo, i-click nyo po at lagyan nyo ng check ang province. And then, provide nyo na po yung province name ninyo, kung taga saan po kayo, kung ano po yung inyong province name. Ayan. And then, select cities or municipality. Ayan. Then, dito sa kanang bahagi, may nakalagay, select nyo po yung inyong barangay. Then, after po, select nyo na din po dito sa baba yung inyong country. Okay, after nyo po, ay mapupunta na po tayo dito sa registration preference. Dito po, may mga, pag-click nyo po yan, may mga list downline kung ano yung mga pwede mong ilagay para sa iyong preference. So, kung meron kang savings account number, kung may mobile number registered in SSS, pwede po yon. Kung may UMID card or UMID ID ka, pwede yon.
employer ID number, pwede din, paid payment reference number, or PRTN. So, basahin nyo lang po yan. So, kapag meron po kayong isa dyan, ilalagay nyo lang po yan. Ayan, kung kayo po ay empleyado ng kumpanya at meron na po kayong employer ID number, so i-click nyo po yung employer ID number, or kung wala pa po, kunin nyo po or ihingin nyo po yung number sa inyong mga boss. Ayan. Ayan, so ilagay nyo na po yung inyong employer number or employer ID number. Pagkatapos po ay click nyo na po yung I'm not a robot, and then check nyo na din po yung I accept the terms of service. Okay? Then after po, i-submit na po natin. You have successfully submitted your SSS web account registration application. Kindly check your email for the system notification. Thank you. So, magsisend na po sila via email po natin. Pumunta na po tayo sa ating email account. Nakapag-send na si SSS sa akin ng aking user ID. I-click natin yung click here. Then, provide nyo lang yung 6 na huling number sa inyong SSS number. So, provide nyo lang siya, guys. Preferred SS number. And then, pagtapos nyo na, click nyo na yung submit. Mareredirect na tayo dito sa ating password. Yung preferred password nyo, kailangan ay may no special characters and must be different from the user ID. So, kayo na pong bahala dyan. Basta 8 to 20 alphanumeric characters. Yun po yung sinasabi niya. Ayan. And then, submit. And then, dito, meron tayong makikitang setup security questions na kailangan nating sagutan. So, dito sa setup security questions na sinasabi ni SSS, para ma-secure lang na kapag ka nakalimutan mo yung password mo, ay pwede niyang itanong sa iyo yan, mga tanong na yan, for security purposes lang. So, kailangan din nating fill upan yan, guys, para makapag-proceed tayo. Okay, confirm lang natin yan. And then, enter na natin yung ating password. Meron na tayong user ID and password. Go home, go to home na tayo. Ayan. So, ganun lang kabilis mag-sign up at magkaroon ng SSS user ID. So, I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan. And don't forget na mag-subscribe sa aking channel kung hindi ka pa nagsasubscribe. Thank you. Bye.